Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Tropical Storm Maliksi na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, binabantayan ng PAGASA. Isa o dalawang bagyo inaasahang pumasok ng PAR ngayong buwan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itinuturing na malapit sa aksyon ng gyera kung may isang Pilipinong masasawi dahil sa anumang insidente o aksyon ng China sa West Philippine Sea. Kabalikat sa Pagtuturo Act na layong dagdagan ng supplies allowance ng mga guro kada taon, inaasahang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, June 3. 22 anyos na lalaki, kauna-unahang kaso na naitala ng Department of Health na namatay dahil sa paggamit ng vape. Una sa ating mga balita, isa o dalawang bagyo ang inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Hunyo. Samantala, binabantayan naman ng PAGASA ang tropical storm na may international name na Maliksi na nasa labas ng PAR. Para bigyan tayo ng update, makakapanayan po natin si Ms. Anna Cloren, Weather Specialist ng PAGASA Weather Forecasting Center. Magandang tanghali po, Ma'am Anna. Ano po ba ang status ng tropical storm Maliksi at ano ang epekto nito sa ating bansa? Yes po, magandang tanghali din po Ma'am Rosalie, ganun sa ating mga taga-subaybay dito sa UNTV. Ito pong bagyong si Maliksi, yan po yung kanya international name, ay humina po into a tropical depression. At ito po ang kasalukuyan na sa layong 1,055 kilometers, kanluran po ito na extreme northern Luzon or nasa Yangjiang City na po ito dyan sa may mainland China. So naglandfall po ito sa may area po na yan, sa may mainland China, kaya humina po ito. At ngayon nga ay nasa tropical depression category. At sa ating pagtaya po ay itong bagyong ito ay patuloy na posibleng masumina pa habang nandyan po siya sa mainland China. At kung sakali man po na ito ay kumilos na pa eastward, ay posibleng mas mahinang bagyo na po ito kung sakali man papasok ito na ating area of responsibility po by Sunday po ng gabi or Monday na morning. Or posible rin po na dahil nga sa interaction niya diyan sa mainland China ay mag-isang low pressure area na lamang itong binabantayan po natin na bagyong si Maliksi. Para naman po sa direct na epekto nito, dito po sa may bahagi po ng Batanes at Babuyan Islands ay may tsansa na kung sakaling pumasok to ng PAR ay maapektuhan po sila. Pero sa kasalukuyan nga, posibleng ito ay maging isang low pressure area na lamang by that time. So, posible rin po na wala po itong direct na epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. At yung habagat po natin ay mahina rin po o offshore o nasa karagatan po sa kasalukuyan kaya hindi rin po nakaka-epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. At sa kasalukuyan po, ngayong araw inaasahan natin na magiging maaliwalas yung ating panahon sa buong bahagi po ng ating kapuluan na kung saan sa hapon at sa gabi posible po tayong makaranas sa mga isolated na mga pag-ulan dala po ng mga localized thunderstorm. Meron po tayong mga pinalalabas sa mga thunderstorm advisory sa ating mga social media accounts. Ma'am Rosalie? Yes, Ma'am Anna, para po sa mga kasangbahay natin na tuwing weekend lang nakakapanood ng balita dahil nung May 29, last Wednesday, nang ideklara nyo po yung pag-uumpisa ng tag-ulan dito sa ating bansa. Ngayong buwan ng Hunyo at malapit na po tayo sa middle ng taong 2024, gaano karaming bagyo ang aasahan nating pumasok sa bansa? Yes po, ngayong buwan ng Hunyo, posible pa rin po ang isa hanggang dalawang bagyo na pumasok po sa ating area of responsibility. Ma'am Anna, napapansin din po namin na napapadalas yung thunderstorms, ano? Pero mainit pa rin po ang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Ano ba ang mas nakakapanaig? Mas marami bang parte ng bansa ang mainit pa rin ang panahon? O mas maraming bahagi ng Pilipinas ang inuulan na ngayon? Yes, tama po kayo, no? So ngayon po kasi, since nabanggit ko nga po kanina na offshore po yung habagat po natin, kaya malaking bahagi po nating bansa na karanas pa rin po ng mainit na panahon. Pero sa hapon at gabi, kung mapapansin po natin, kumpara noong April o March-April, na sobrang dalang po ng pag-ulan sa hapon. No? So ngayon tag-ulan na po tayo, asahan po natin na mas magiging madalas na po yung ating mga pag-ulan
lalo na po sa may western section ng ating bansa. Ito ay mas lalong dadalas pa o posibleng mas dumami pa yung mga pag-ulan kapag prevailing po yung southwest monsoon o yung habagat sa ating kapuluan. Pero sa kasalukuyan po, since mahina po yung habagat o nasa offshore yung habagat po natin, ay easterlies po yung nakaka-apekto, kaya mainit at malinsangin na panahon pa rin yung nararanasan po sa malaking bahagi po natin bansa, kasama po dyan yung Metro Manila. O Ma'am Ana, ito po kasing mga nakalipas na araw ay napapansin din namin na bukod po sa madalas na nangyayari yung thunderstorm sa bahagi ng Quezon City, ganun din ang Caloocan City at iba pang bahagi ng Metro Manila, bukod sa pahapon o paggabi, ano, meron din mga pagkakataon na madaling araw nagkakaroon ng thunderstorms. Ito ba ay normal? At paano natin na mapaghahanda yung ating mga kababayan? Siyempre, pag madaling araw, mas maraming natutulog. Makakaranas ba tayo ng above normal na thunderstorms? Yes, tama po kayo. No? Kapag prevailing po kasi yung southwest monsoon o yung habagat po natin, yung timing po ng mga pag-ulan yan ay kapag sa hapon, kapag papauwi po tayo galing trabaho, kung ma-observe po natin, dun po talaga dumadalas yung thunderstorm. And then sa madaling araw din po, bago po tayo umalis sa ating mga bahay naman, ay may mga pag-ulan din po tayo. So yan po yung characteristic kapag habagat season na po tayo o kapag habagat po yung prevailing na weather system po sa ating bansa. So sa ngayon, nasa normal phase naman po tayo, no? So ngayon ay normal po yung mga ganitong scenario, yung mga ganitong pag-ulan po sa ating bansa, yung mga thunderstorm po sa hapon gabi, at kapag may habagat po tayo kahit sa madaling araw umaga ay may mga pag-ulan. Lulubusin ko na po at huling question, Ma'am Ana. Anong buwan natin mararanasan ang pagkakaroon ng mga 3, 4, or 5 bagyo kada buwan? Yes po, yung ating peak po talaga ng mga, kumbaga sinasabi po natin na bagyo season po dito sa atin, no? Mga July, August, September, yan po yung madaming tropical cyclones po yung pumapasok sa ating area of responsibility. Pero yung ating sinasabi po natin na mas madami yung nagla-landfall, though posible mga 1 to 2 lang yung pumasok sa ating par, pero landfalling naman po ay during the Burman season, lalo na po kapag November to December. Alright, maraming salamat po Ma'am Ana Cloren, nagulat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Salamat po, magandang umaga. Malapit sa aksyon ng pakikipaggera kung may isang Pilipinong masasawi dahil sa maritime tension sa West Philippine Sea, at nangangahulugan ito ng karampatang aksyon. Ito ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanungin sa issue sa 21st International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore. Ito ang balita ni Rayjan Bolivar. Red line ng maituturing at malapit sa aksyon ng gera kung masasawi ang isang Pilipino dahil sa anumang insidente o aksyon ng China Coast Guard sa West Philippine Sea, at nangangailangan ito ng karampatang aksyon. Ito ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanungin ni hinggil sa issue. Ginawa nito ang pahayag matapos magbigay ng keynote address sa pagbubukas ng 21st International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore, Biyernes ng gabi, May 31. Naniniwala rin itong susuportahan ng treaty partners ang Pilipinas sa ganitong sitwasyon. Kamakailan tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa mga agresibong aksyon ng China. Is, I think, very, very close to what we define as an act of war. And therefore, we will respond accordingly. And our treaty partners, I believe, also hold that same standard for when the actions, with the joint action, will be undertaken in support of any such incident in the Philippines. Sa kanyang talumpati, giniit din ni PBBM na gagawin ng Pilipinas ang lahat upang protektahan ang soberanya ng bansa. Ito ay habang isinusulong ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na nagtatakda ng legal na balangkas sa lahat ng marine at maritime activities. Ang UNCLOS din ang naglalagay ng limitasyon sa bawat maritime zones ng Estado. Kaya sa international law anya, nakasalig ang kinikilalang teritoryo at maritime zones ng Pilipinas. As President, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Ladies and gentlemen, we are not only unyielding in protecting our patrimony, our rights, and our dignity as a proud and as a free country.
Kasabay naman ito ang commitment ng Pilipinas sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagtugon sa mga isyu sa pamamagitan ng dialogo at diplomasya. But despite all this, the Philippines remains committed to the cause of peace upon which our constitutional order is premised. We are committed to addressing and managing difficult issues through dialogue and through diplomacy. Samantala, may apela naman ang Pangulo sa Estados Unidos at China. Panawagan ito sa dalawang malalaking bansa, tugunan ang tunggali ang namamagitan sa responsabling pamamaraan. China's determining influence over the security situation and the economic evolution of this region is a permanent fact. At the same time, the stabilizing presence of the United States is crucial to regional peace. It's never a choice. Both countries are important. The continued stability of this region requires China and the United States to manage that rivalry in a responsible manner. Makasaysayan ang talumpati ni Pangulong Marcos Jr. sa 21st Shangri-La Dialogue. Siya ang kauna-unang presidente ng Pilipinas na nagbigay ng keynote address sa Top Security and Defense Summit sa Asia. Region Boulevard, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatakdang bumisita sa Pilipinas sa darating na Agosto sa Singaporean President Tharman Shanmugaratnam. Ayon kay PBBM, pinauunlakan ng Singaporean President ang kanyang imbitasyon, kasama rin sa inaniyahan ng Pangulo si Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Sinasabing mahalaga ang pagbisita sa Pilipinas ng Singapore top officials kalinsabay ng 55th anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Ipinagbawal ng Korte Suprema ang pag-oobliga ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa mga self-employed professional na mag-submit ng rates and register appointment books para ma-monitor ang kanilang tamang pagbabayad ng buwis. Ayon sa kataas-taasang hukuman ng Pilipinas, nilalabag nito ang right to privacy ng mga profesional na individual at ang kanilang mga kliyente. Sa desisyon na nilagdaan ni Senior Associate Justice Marvick Leonin, edineklara ng Supreme Court en banc na void ang mga bahagi ng Section 2.1 and 2.2 ng BIR Revenue Regulation No. 4-2014 o ang Guidelines and Policies for the Monitoring of Service Fees of Professionals. Dagdag ng SC, limitado anya ang pagkuha ng impormasyon ng BIR sa mga nabubuwisan na concluded transactions at hindi nito maaaring pilitin ng mga profesional na kayang maningil ng mas mataas o mababang service fee. Binigyang diin ng Department of Justice o DOJ na may mga mabigat na dahilan kaya hiniling nila sa Korte Suprema na ilipat ang mga kaso laban kay Apollo Quiboloy mula Davao City papunta sa Metro Manila. Ito ang balita ni Dante Amento. Inihayag ng Department of Justice o DOJ na kaya sila nagpasyang ipalipat ang mga kasong isinampa laban sa religious leader na si Apollo Quiboloy at limang iba pang akusado mula sa Davao City Regional Trial Court papuntang Quezon City Regional Trial Court ayaw pang maingatan ang integridad ng kaso. Kinukonsidera din anya ng DOJ ang kaligtasan ng mga testigo. May influence na po yung mga judge sa Davao, pero syempre, para lang manigurado, we have to put the case in an area where it is free from any possible influence. No? Ayon kay DOJ Spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano, kung mananatili sa Davao ang paglilitis sa kaso, ay mabahiran ito ng duda o pagiging bias. Paliwanag ni Clavano, may impluwensya si Quiboloy sa lugar. Alam naman po natin na influential masyado at napakaraming resources ang ating respondent sa kaso, no, si Pastor Quiboloy. Sa pahayag ng abogado ni Quiboloy, maghahain sila ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Mabigat anya para sa mga akusado na dalhin pa sa Quezon City ang kanilang mga saksi. Samantala, sagot naman ng DOJ, karapatan ng mga akusado na umapila at gamitin ang mga prosesong legal na mayroon sila. They are free to do what they want. May mga remedies naman po ata sila. Pero ang sa atin, bakit hindi natin gusto na mailagay yung ating yung kaso sa isang lugar kung wala talagang, kung saan wala talagang impluwensya? Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Mariing itinanggi ni Cavite Governor John Vic Remulla na sangkot ang kanilang pamilya sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Sa kanyang Facebook post, nilinaw ni Governor Remulla na hindi na pag-aari ng kanilang pamilya ang sinasabing island resort sa Cavite na umano'y ikinoconvert o ikinonvert sa isang POGO hub. Ayon kay Governor Remulla, taong 2018 pa nang mabenta ng kanilang pamilya ang Island Cove sa Kawit. Ginawa ni Governor Remulla ang pahayag kasunod ng mga kumakalat na ulat sa social media na sangkot umano ang nasabing island resort sa POGO operations. Hinamo naman ng opisyal ang sinumang makapagpapatunay na sangkot ang kanilang pamilya sa nasabing POGO establishment at nangakong bibigyan niya pa ito ng 10 milyong piso. Ikinalugod ng ilang guro ang nakatakdang pagtaas ng teaching supplies allowance nila. Isa sa gawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial signing ng Kabalikat sa Pagtuturo Act sa June 3, 2024 na layong dagdaga ng supplies allowance ng mga guro kada taon. Ito ang balita. Ilang taon ng guro sa isang public high school sa Caloocan City, sina teachers Erica at Jimmy. Aminado silang madalas silang mag-abono upang makabili ng teaching supplies sa layuning mas maging epektibo ang pagtuturo sa kanilang mga estudyante. Kaya natuwa ang mga ito nang mabalitaan ang napipintong pagsabatas ng Kabalikat sa Pagtuturo Act. It's a very good news. Something na talagang makakapagpagaan ng loob namin ay magkaroon kami ng sapat na allowance for our supplies. So, even better yung service, syempre, na magagawa namin sa mga bata. Malaking tulong po para sa aming mga guro yung additional po na yun na sa teaching allowance po namin para sa supply ng aming pong pangangailangan pa sa pagtuturo. Layo nitong doblihin ang kasalukuyang 5,000 pesos na halaga ng teaching supplies allowance kada taon. Sa ilalim ng panukala, itataas ang cash allowance ng mga guro para sa teaching tools at resources sa halagang 10,000 pesos mula sa school year 2025 hanggang 2026. Exempted ito sa income tax. Inihayag ng ACT Teachers Party List na nakatakda ng lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala sa Malacanang sa June 3, araw ng Lunes. Nagpadala ng imbitasyon para kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang tanggapan ng Presidential Advisor on Legislative Affairs kaugnay ng ceremonial signing. Ang grupo ang nagsulong at naglobby sa panukala. Winelcome naman ni Representative Castro ang hakbang ng PBBM administration. Giit nito, sa paglagda ng panukala, magkakaroon na ng sapat na pondo ang mga guro pambili ng magagamit sa pagtuturo upang makapag-deliver ng kalidad na edukasyon para sa mga estudyante. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilabas na ngayong araw ng Professional Regulation Commission o PRC ang listahan ng mga nakapasa sa isinagawang Certified Public Accountant Licensure Exam. Mula sa 10,421 na mga nag-take ng licensure exam, 3,155 ang mga nakapasa sa pagsusulit. Dalawa ang nag-tie sa top one spot na sina Nicole Agoy Gonzalez mula sa University of the Cordilleras for Baguio at Hazel Ann Concepcion Serra ng Polytechnic University of the Philippines Main Santa Mesa Campus. Kapwa sila nakakuha ng 90.83 na rating sa exam. Congratulations sa ating mga bagong CPAs! Kinumpirma ng Department of Health o DOH nitong Biyernes ang unang dokumentado ng pagkamatay sa Pilipinas na may kaugnayan sa e-cigarette o vaping. Kaya maigting ang panawagan ng mga health advocate para sa mas mahigpit na mga regulasyon kaugnay nito. Ito ang balita ni Jed Neresina. Nasawi ang isang 22-year-old na lalaki na inatake sa puso bunsod ng severe lung injury o malalang sakit sa baga na iniuugnay sa dalawang taon nitong paggamit ng vape. Ipinaliwanag ni Dr. Rizalina Gonzalez ng Philippine Pediatric Society na ang pasyente ay walang naunang isyu sa kalusugan, ngunit namatay sa atake sa puso noong 2023 na nauugnay sa vaping. Sinabi ni Gonzalez na ang pasyente ay hindi naninigarilyo noon, ngunit nainganyo siya sa iba't ibang uri ng vape. This one is a 22-year-old male
Healthy, sporty, walang hab, walang bisyo, non-smoker. Pumunta sa PGH kasi sumisikit ang dibdib, tapos may ubo. Pagkita sa lungs niya, puti, no? So yung tinatawag nating white out lung. So in layman's term, pwede natin sabihin parang nabura yung clear lungs niya kasi binara nung mga vape chemicals na ka-induce ng pamamaga at saka yung tinatawag na inflammation. Sa loob ng 2 taon ay araw-araw umano itong gumagamit ng vape na naging dahilan ng pagkakasakit nito sa baga. Pagka nag-vape ka kasi, pagpasok ng usok ng vape, ang iyong mga ugat ng dugo ay naninigas. Siya ay hihigpit. Pag paulit-ulit mong ginawa to, sa nangyari sa ating pasyente na 2 taon siyang araw-araw gumagamit ng vape at nauusukan yung kanyang baga, yung pinapasukan ng oxygen ay nahaharangan. Kaugnay nito, sinabi ng Department of Health na ang e-cigarettes at vaping ay nagpapataas ng risk para ma-develop ang acute myocardial infarction o heart attack, gayon din ang stroke. Kaya maigting ang panawagan ng mga health advocate para sa mas mahigpit na mga regulasyon kaugnay nito. Itigil na rin anila ang paggamit ng tobacco products na may masamang epekto sa kalusugan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Abiso sa mga motorista, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa initial na pagtaya ng ilang oil company, maaaring tumaas ng 40 hanggang 60 centavos per liter ang presyo ng kada litro ng diesel, habang posible namang magkaroon ng nasa 70 hanggang 90 centavos na rollback sa presyo ng gasolina. Sa Lunes, iaanunsyo ang final oil price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, June 4. Muli na namang makararanas ng manipis na supply ng kuryente ang Luzon grid ngayong araw. Base sa latest advisory ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, iira lang yellow alert sa Luzon grid mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Nangangahulugan ito na posibleng magkaroon ng brownout sa ilang mga lugar sa Luzon. Samantala, nasa normal naman ang sitwasyon ngayon ng Visayas at Mindanao grid. Inanunsyo kahapon May 31 ng Department of Energy o DOE ang bagong tatag na Nuclear Energy Division. Ito ang nakatalaga sa pagbuo at pagpapatupad ng mga plano at programa para maitaguyod ang paggamit ng nuclear energy sa bansa. Isa sa ilalim ito sa pamuno ni Director Patrick Aquino ng Energy Utilization Management Bureau. Makikipagtulungan din ito sa Philippine Nuclear Research Institute o PNRI at iba't ibang concerned government agencies para maitatag ang mga polisiya at mga panukalang batas na sasaklaw sa 19 na nuclear infrastructure issues sa bansa. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na inaasahan nilang masisimulan ang kauna-unahang nuclear facility sa Pilipinas sa taong 2032 o 2033. Tuloy pa rin ang imbestigasyon kung may pananagutan ang 2 motorcycle escorts mula sa Metropolitan Manila Development Authority kahit pinalaya na. Bukod dito, iimbestigahan din kung may pagkakamali sa pagtrato o paghuli ng Highway Patrol Group sa MMDA escorts. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Pinalaya na ang 2 tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority na nakitaan ng police sticker sa motorsiklo habang nagsasagawa ng escort service sa isang senador. Wala kasing nakitang sapat na basihan ng piskalya para kasuhan ng mga ito. Pero ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, patuloy pa rin ang masusing investigasyon kaugnay ng kasong isinampa laban sa naturang escorts. Hindi naman po natin masasabi po na insufficient po yung ebidensya, but pinapaklear po ng prosecutor. Kaya po binibigyan din po ng pagkakataon din po yung Highway Patrol to support po yung kasong isinampa po sa kanila, dahil nga po ang naging basihan nga po nila ay yung sticker po na yun lang yung basihan nila kung bakit sinasabi po nila na maaring ito po ay papasok po doon sa Article 177. Depensa naman ni MMDA Acting Chairman Romando Artes na ang paglalagay ng police sticker sa escort vehicles ay hindi sinasadya para manlinlang.
paliwanag ni Artes, luma na ang ginamit na escort vehicle at maaring nailagay ang sticker sa motorsiklo ng dating gumamit nito. Masasabi po namin na hindi naman namin polisiya or sinasadya na maglagay ng sticker na yan to misrepresent ourselves. In fact, doon po sa aming initial na investigasyon, nung napara naman daw po yung aming mga tauhan, agad naman po nagpakilala na taga MMDA. Sa kabila nito, iniimbestigahan rin ng MMDA kung may pananagutan ng dalawa nitong tauhan. Ngunit makikipag-ugnayan rin ng MMDA sa PNP kaugnay sa paraan ng pagtrato sa paghuli ng HPG sa dalawang escorts. Ang aking lamang pong reservation siguro, nandito si Kong Busita na dati rin naman police, the way yung pag-treat doon sa tao namin, dinitain sila sa mahabang oras, hinayaang ma-interview ng mga media sa harap nila, which can be considered as an interrogation, na wala pong abogado yung amin pong tauhan. Sagot naman ng PNP, handa silang mag-imbestiga sakaling may mali sa paraan ng pagdetine sa dalawang MMDA personnel. So aalamin po natin yan, sir, at kung mali po yung naging aksyon po, kung meron pong naging pagkukulang po yung mga tauhan po ng Highway Patrol, ay bukas po tayo sa pakikipag-usap sa MMDA. Bunsod nito, planong bumuo ng special team ang Philippine National Police at Department of Transportation laban sa mga nagsasagawa ng moonlighting. Partikular dito ang mga nagpapanggap na pulis na nagsasagawa ng motorcycle escort sa pamamagitan ng paggamit ng mga pulis marking. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nananawagan ang National Dairy Authority na tangkilikin ng mga Pilipino ang lokal na produksyon ng gatas ng bansa kasabay ng pagdiriwang ng World Milk Day. Ayon naman sa isang dairy group, bumaba ang produksyon ng gatas sa bansa dahil sa epekto ng El Nino. Ito ang balita ni Hari Ilagan. Iba't ibang produkto na gawa sa gatas ang ibinida kahapon sa isang dairy fair sa Quezon City na inorganisa ng National Dairy Authority sa pagdiriwang ng World Milk Day. Tulad ng flavored fresh milk, yogurt, ice cream at iba pang dairy products mula sa gatas ng baka, kambing at kalabaw na produkto ng mga magsasaka. Layo nitong i-promote at mapakilala ang gatas ng Pilipinas. Kami po ay sumasamo na sana ay tangkilikin ating mga local production ng gatas at ang ating mga iba-ibang ehensya ng gobyerno ay suportahan to dahil ito ay magbibigay ng livelihood sa mga ating mga farmer, additional livelihood. Yung mga bata naman, magbibigay ng magandang protina para sa kanila. Samantala, ayon kay Dairy Federation of the Philippines President Danilo Fausto, bumaba naman ng hanggang 20% ang produksyon ng gatas sa bansa dahil sa epekto ng El Nino. Medyo apektado dahil pag mainit, siyempre hindi komportable yung mga hayop, mahirap maggatas. Mga siguro nasa 10 to 20% bumaba siya. Dahil sa tindi ng init ng panahon, bunsod ng El Nino, natutuyo na ang mga damo na siyang karaniwang pagkain ng mga alagang hayop na pinagkukunan ng gatas. Dagdag pa ni Fausto, nagkakasakit na din ang ilan nilang ginagatas ang mga alagang baka dahil sa sobrang init ng panahon. Pati yung aming forage, yung aming kinakain na silage at saka yung mga damo dahil natuyo. So yung nutrisyon ng kinakain ng mga hayop bumaba. So you will now be dependent sa commercial feeds, which is expensive. Pagka mainit, mapayat, hindi makakain, walang nutrition, mahihina ang katawan, mas madaling dapuan ng sakit. Sa ngayon, kakaunti pa talaga ang napoproduce sa produksyon ng gatas sa Pilipinas. At nasa 3.3 million metric tons ang nagiging konsumo sa bansa taon-taon. According to the Philippine Statistics Authority, nasa 30,000 metric tons lang ang production ng buong Pilipinas, less than 1%. Isa sa Rusbimin Dagiangan na taga San Antonio, Quezon na natulungan ng National Dairy Authority na makapag-produce ng gatas galing sa inahing kambing. Anya, nung una nahihirapan silang mag-alaga ng imported na kambing dahil sa sobrang init ang panahon at sanay ang mga ito sa malalamig na lugar.
Ngunit dahil sa sipag at tiyaga, ay naparami na nila ang kanilang mga alaga at nasa 100 hanggang 120 liters ang nakukuha nilang gatas kada araw. Mainit yung climate, so from malamig sila na climate, so medyo namayat yung kambing, pero sa dahil sa aming sipag at pag-aalaga ng mabuti sa mga alaga, napaganda rin namin siya at ngayon nga ay dumami na siya. Ayon pa kay Fausto, ang nakikitang solusyon ay ang pag-iimport ng inahing alagang baka para dumami ang produksyon ng gatas sa bansa. Eh, ang daming natutulungan yan. Kung bibigyan mo ng kalabaw o baka na ginagatasan ng isang farmer, baka wala nang mahirap kasi kumikita sila sa gatas lang mga 10 to 15,000 sa buwan. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinira ng mga otoridad ang nasa 600 modified mufflers o tambucho na nakumpiska sa mga police checkpoints sa Davao City. Nagbabala naman si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa mga lasing na driver na maaari silang masampahan ng kaso at makulong. Ito ang balita ni Lalin Moreno. The destruction of modified mufflers and others symbolizes our aggressive commitment to the enforcement of traffic laws to ensure a safe road environment for all Davaoans. Hundred-23 modified mufflers at 42 sets ng illegally installed blinkers ang pinasagasaan ng pison kahapon sa Davao City. Ang mga tambucho at blinkers ay nakumpiska ng Traffic Enforcement Unit sa mga police checkpoints sa lungsod mula July 2, 2022 hanggang May 30, 2024. Sa ilalim ng Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code, ipinagbabawal ang paggamit ng bora-bora o modified mufflers dahil nagdudulot ito ng noise pollution. Ang mga motoristang gumagamit ng exhaust pipes na lumagpas ang tunog sa 115 decibels ay iisyuhan ng citation ticket at kukumpiskahin ng lisensya. Tatanggalin din ang kanilang mga tambucho at kailangan palitan ng standard muffler. Maaari din silang pagmumultahin ng hanggang 5,000 piso. Samantala, muli namang pinaigting ng Land Transportation Office ang Anti-Drunk and Drug Driving Act sa Davao City. 120 PNP personnel ang isinailalim sa orientation seminar para magpatupad nito. Kahapon, 6 na alcohol breath analyzer kits ang ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan sa Davao City PNP. I hereby declare the relaunching of the implementation of the provisions of Republic Act 10586 or Anti-Drunk Drug Driving Act and granting authority to 120 PNP personnel of the Traffic Enforcement Unit and the Davao City Police offices in Davao City. Maigpit namang binalaan ni Mayor Sebastian Baste Duterte ang mga motorista na maging responsable at disiplinado sa pagmamaneho. Ayon sa alkalde, maaaring masampahan ng kaso o makulong ang sinumang mahuling motorista na nagmamaneho pa rin kahit nakainom na ng alak. Kung gani, mag-drive ka nga hubog ka, dakpon yun ka. Unanay problema ka ron, ato ka korte, ato ba nga imong kaso? Lalain Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinakampanya na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang paglilinis lalo na sa mga kanal na pangunahing problema sa Pilipinas. Bilang paghahanda sa pagpasok o pagpasok ng La Niña phenomenon, isang cleanup drive ang isinagawa ng mga otoridad sa Rizal Province. Ito ang balita ni Jenica Cruz. Matapos ang matinding init dulot ng El Niño phenomenon, ang matinding mga pag-ulan naman na dala ng La Niña phenomenon ang pinaghahandaan ng pamahalaan. Isa sa malaking problemang kaakibat ng mga pag-ulan ay ang pagbaha. Sa 22 milyong tonelada ng nakukolektang basura sa buong Pilipinas kada taon, 3.65 milyong tonelada dito ang nagmumula sa rehiyon ng Calabarzon. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, malaki
no, napakalaki. At ang masaklap dito, ang 2.2 million nito ay ito ay napupunta sa plastic. Sa plastic. At sa 20% nito napupunta sa dagat. Ganong katindi. Kaya nga ito, wake up call na sa atin ito. Kaya naman isa ang probinsya ng Rizal sa pinagdausan ng pagsisimula ng malawakang proyekto ng pamahalaan na paglilinis sa kapaligiran. Kasama ang iba't ibang volunteer mula sa Rizal Police Provincial Office, Bureau of Fire Protection o BFP, Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, at ang Rizal Local Government Unit. Ngayon po, sa pangunguna ng DILG, ang pinakamalaking suporta po ng Philippine National Police bilang ahensya ng pamahalaan ay yung aming manpower o human resource. Sa anumang katulad na programa, lalo't sa kalinisan, lagi pong katuwang ang Philippine National Police. Dahil magtatag-ulan na naman, at pag yung mga basura ay napunta dun sa mga estero, sa mga kanal, sigurado yan na walang dadaluyan yung tubig ulan at magkakaroon ng baha. Kaya kailangan na kalinisan palagi. Nananawagan naman ang mga otoridad sa publiko na panatilihing malinis ang kapaligiran at itapon sa tamang lugar ang mga basura. Dahil sa huli, ang bawat isa rin ang makikinabang sa kalinisan at mapipinsala naman kung ang basura ay pababayaan. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniuugnay sa heat wave sa India ang pagkasawi ng mahigit 50 tao. Nakapagtala ng record high na temperatura ang northern at eastern regions ng bansa. Ilang beses pumalo sa mahigit 50 degrees Celsius ang temperatura sa ilang lungsod. Pinakamataas sa capital New Delhi na nakapagtala ng 52.9 degrees Celsius noong Miyerkules, May 29. Karamihan ng mga nasawi, pinaghihinilaang binawian ng buhay dahil sa heat stroke at iba pang heat-related symptoms. Isinisisi naman sa urbanisasyon ng Climate Trends Research Institute ang extreme weather condition na nararanasan sa India. Urbanization solely and singularly is 60% responsible for the kind of climate change impacts that are happening, especially heat waves that are happening in India, which basically also means that whilst Delhi and other cities are getting cooked at the moment, let us also not forget that some of the smaller cities of India and the way that they are fastly urbanizing without any principles of how they must be developing as cities are being in a much worse situation. Hinikayat ni U.S. President Joe Biden ang Hamas na tanggapin ang isang panibagong panukala ng Israel upang wakasan ang giyera sa Gaza. Mag-uumpisa sa 6 na linggong tigil putukan ang 3-part proposal kung saan magwi-withdraw ang Israel Defense Forces o IDF sa matataong bahagi ng Gaza. Magkakaroon din ng pagdagsa ng humanitarian aid at palitan ng mga bihag para sa Palestinian prisoners. Positibo naman sa panukalang ito ang Hamas. This is truly a decisive moment. Israel has made their proposal. Hamas says it wants a ceasefire. This deal is an opportunity to prove whether they really mean it. Pasintabi po dahil sa maselang ulat na ito, nagbabala ang militar ng Seoul na asahan pa ang mas maraming lobong may lamang basura mula sa North Korea. Ilang araw ito matapos umpisahan ng Pyongyang ang kampanya. Nasa 260 balloons ang pinalipad ng North Korea na may mga bag na lamang basura, kabilang na ang waste batteries, upos ng sigarilyo at tila manure. Kinanda na naman ng South Korea ang hakbang na ito ng Pyongyang. Paalaala ng espesyalista, umiwas sa pakikipagtalik sa kaparehong kasarian at unprotected sexual contact dahil napapataas nito ang tsansa na ma-acquire ang isang uri ng virus na nagpapahina sa immune system ng katawan ng tao, ang HIV.
Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Pinapahina ng sakit na human immunodeficiency virus o HIV ang immune system. Oras na ito ay makapasok at kumalat na sa katawan ng tao. So HIV is human immunodeficiency virus. Mm-hmm. So doon pa lang sa pangalan makikita natin na isa siyang mikrobyo. Isang mikrobyong maliit, no? Virus, no? Kasi mga mikrobyo may mga mas malalaki ng konti, mga bacteria, may virus yun yung mikrobyong maliit, no? Human, inaapekto tayong mga tao. Mm-hmm. Immunodeficiency, pinapahina yung immune system natin at isa siyang virus na gumagawa ng lahat ng yun. Pag yung virus na yun nakapasok sa atin, sa isang tao, yun ang tinatawag na HIV infection. Ibig sabihin, nagsisimula na yung virus na magpalaganap sa loob ng katawan. Naihahawa ang virus na ito sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa kaparehong kasarian at mas tumataas rin ang tsansang magkaroon nito dahil sa pagkakaroon ng multiple partners o pakikipagtalik sa iba't ibang tao. Ang HIV nakukuha yan first and foremost through sexual contact, no? Sa pagtatalik, no? And especially kung risky sex, no? So lalo na sa mga lalaki na nakikipagtalik sa ibang lalaki o kahit lalaki na, you know, papalit-palit ng mga babae and maraming nakikipagtalik sa kanya, that increases the risk of having HIV. Ipinaliwanag ng espesyalista ang kahalagaan ng edukasyon upang magkaroon ng tamang kamalayan sa sakit na HIV at habang maaga ay mabigyan ng sapat na medikasyon at maiwasan ang mga paglala nito at matuldukan ang stigma at prejudice na nakapalibot sa HIV. Education will really help. Importante natin na malaman na yung HIV hindi na siya death sentence, no? Dati oo, pero ngayon hindi na. May gamot na tayo. Hindi pa siya cure, but it can be controlled just like diabetes, high blood pressure. At marami na rin tayong preventive measures. Yung syempre yung pinaka-importante na huwag sana ma-expose or mahawa sa HIV. At para sa iba pang impormasyon upol sa HIV, inaanyayahan namin kayong manood ang programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumabak sa matinding hamon ang dalawang team na kasali sa Manibela Challenge. Nagkataon ang pagsisimula ng tag-ulan sa umpisa ng event, kaya naman nadagdagan ang hirap na kanilang sinuong sa buong course. Sa kabila nito, enjoy pa rin ang mga participant sa kakaibang motorcycle experience. Ito ang balita ni Bernard Daddies. 3, 2, 1, go! Makapinggil hininga ang naging pagsabak ng unang grupo ng mga riders sa Manibela Challenge. Nitong Webes May 30, baksyong nasubok ang riding skills ng mga miyembro mula sa Team Triumph at Motor Drive X Triumph Team. Well, the first day of the Manibela Challenge, talaga napaka-exciting, no? Medyo nakita natin na pinilit ang mga riders na i-apply lahat ng mga riding skills nila. So, syempre, it's an off-road scenario. Talagang maraming may mga nabubuhal, maraming may slide. Pero, of course, at the end of the day, lahat masaya, lahat nakakompete, lahat nag-enjoy, and lahat ay safe. Yun ang pinaka-importante. Bukod sa 33 obstacle course na kailangang pagdaanan, dagdag na hamon para sa mga rider ang panahon, lalo't simula na ngayon ng rainy season. Talagang hinahamon yung riders doon sa skills nila. And the good thing about it is, yung mga riders natin are ready for that challenge. Actually, first time kong mag-ride sa ganitong klaseng event. So, para sa akin, super challenging talaga siya. Kasi nag-practice ako dito, tuyo. Pero dahil ngayon, basa. So, yung na-practice natin ng tuyo, medyo mas mahirap ngayon. Mas talagang technical talaga siya. We're very satisfied naman with the performance of the entire team. Despite yung condition ng track kanina kasi nga medyo sobrang maputik, madulas. So malaking time din yung
dinadagdag every time madadrop yung bike. Syempre takes toll din dun sa pagod ng rider bawat buhat nila. Pero despite the condition of the track nga, due to rain and mud, I can say naman na they've given it their all. Maganda naman din yung naging time nila. And happy kami kasi walang injuries. A bit challenging despite of the weather. And luckily, we are blessed. And hindi na po siya umulan ngayon. So on the later part this afternoon, medyo compacted na pa siya. Although, ingat pa rin po kami kasi sobrang dulas po doon sa area yon, lalo na after ng water crossing. And sa mga technical issues din po, na-encounter namin yung challenge sa motor. Pudpud na po yung rear brakes and yung clutch po niya ay malapit na bumigay. But despite of that, we were able to execute in a safety manner. Ayon kay Jester, team leader ng Team Triumph, inaasahan na ng kanilang team ang pagbuhos ng ulan at handa sila sa ganitong riding condition. Subalit pumabor o manaw ang panahon sa pangalawang grupo na tumakbo sa obstacle course. Isa sa mahigpit na makakalaban siguro namin itong kasabay namin ngayong araw, si Motor Clyde X Triumph Team. So, given their skills, experience, knowledge nila on handling the bike, and plus kilala nila yung bike na gagamitin, so malaking advantage yun. And yung condition ngayon ng track, compared to sa takbo namin kanina, ibang-iba na kasi tuyo na dito. So, I'm expecting na mas maganda yung time na i-register ng Motor Clyde X Triumph compared to our team. So, isa yun, na isang team to na tinitignan namin. Pero I am sure all the other teams naman are also very well equipped, experienced. Para naman sa team leader ng Motor Clyde X Triumph, kahit na nag-uumpisa pa lang ang kompetisyon, panalo na ang lahat ng kasali sa charity event na ito. Ang sa amin po is not about winning, it's how you enjoy and support the community. Katulad po sa inyong adhikain na makapag-support po sa charity, doon pa lang po panalo po tayong lahat kasi nagkakaisa po tayo. Sumabak din sa Manibela Challenge ang isang dayuhan na si Woo Kyung Soon. To translate what he said earlier, the Manibela Challenge, this is he was able to attend and compete with the same course, the same type of event abroad in different countries, and he is happy with how the course was designed. It's an international standards, he mentions. Git po sa lahat, gusto po namin magpasalamat sa organizing committee sa Manibela at kay Sir Daniel. At napakaganda po ng ginawa ninyo. And it's a good challenge. It's a good competition. Abangan naman ang pagsagupa ng Discar Team sa obstacle course ng KDR Adventure Motorcycle Park sa Orani, Bataan ngayong Linggo, June 2. Bernard Dalis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Balikan naman natin ang malaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Mahigit 3,000 pamilya sa Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region inilikas dahil sa Bagyong Aghon ayon sa DSWD. Lucena City isinilalim sa state of calamity dahil sa lawak ng pinsalang iniwan ng Bagyong Aghon. Bahagi ng ginagawang kalsada sa Valenzuela City gumuho dahil sa walang tigil na ulan. Mga inilikas na residente aabuti ng 5 buwan bago makabalik sa kanilang tahanan. In place po yung aming mga steel columns or steel matting, yung pressure po ng tubig sa ilalim ho ay sobrang lakas, causing it na bumigay. Senate President Francis Escudero nilinaw na hindi sila magkaaway ni Senator Juan Miguel Zubiri matapos palitan sa pwesto. Wala ako nakikitang rason para hindi kami maging maayos ang relasyon, bagaman magkaiba ang pananaw namin sa ilang mga bagay. Bureau of Quarantine naka-heightened alert ngayon laban sa COVID-19 flirt variant. Mahigpit na screening sa mga pasaherong nanggagaling ng ibang bansa ipinatutupad.
Pulis at dating sundalo na nahuling ilegal na nagmo-motorcycle escort, sinampahan na ng reklamo ng Philippine National Police Highway Patrol Group. Alam mo, yung mga tao talaga natin, I think, hindi pa rin natututo. No? And sabi ko nga dito kay HPD Director, we're not so happy. Korte Suprema pumayag na ilipat ang mga kaso laban kay Apollo Kibuloy na nakahain sa Davao City Regional Trial Court papunta sa Quezon City RTC. Solid 7, handang makipag-usap kay Senate President Francis Escudero kapag humupa na ang emosyon matapos ang pagpapalit liderato. Apat sa grupo ni Senator Juan Miguel Subiri, bukas na sumali sa minority bloc ayon kay Senator Joel Villanueva. Yan po lahat open, no? Open to that idea to be part of the minority. We have spoken to Senator Coco Pimentel and very much welcome daw kami according to him. So lahat po yan, buo yung options. And of course, buhay din yung option to talk to the Senate President and find out how we could be of help. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lumagda agad sa kasunduan ukol sa turismo, agriculture at maritime cooperation pagdating ng Brunei para sa state visit. Suspect sa road rage sa Ayala, Makati City na huli na. Reklamong murder inihahanda. Na-aresto na po ang bumarel po dito sa isang road rage case sa Makati. The arrested suspect was positively identified by the eyewitness in the actual shooting incident. Umano'y pogo sa loob ng multinational village, pinaiimbestigahan sa Senado. Mga residente nangangamba sa kanilang seguridad. With the ongoing construction, we strongly feel there's the new phase of Chinese invasion in the village. Maybe not anymore pogo, we don't know. But how come all these huge structures are being built now? Planong pagpapalit ng liderato ng Senado, alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. PBBM, iginiit na hindi nakialam sa proseso. When did I know? The minute they stand, the minute to Senator Chiefs, the minute he started thinking about it, he already brought it up and said, grupo ng mga mangiisda handang harapin ng China sakaling makasalubong sa West Philippine Sea. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinawag na pagpapalala ng tensyon ang plano ng China na arestuhin ang mga umano'y trespassers sa South China Sea. But the new policy of threatening to detain our own citizens, that is an escalation of the situation. So yes, it is now very much. Motorcycle escort ng isang senador hinuli ng PNP Highway Patrol Group dahil sa paggamit ng motorsiklo na may markings ng pulis. Hindi namin natanggal yung sticker na yun, ma'am. Kasi re-issue yun eh. Re-MR sa amin. Hindi naman nang galing sa amin yung ano na. So, nung tinuha namin yung motor, may ano na yan, markings. Yung police mom na naka-sticker. Yung pagkakamali lang nila, yung markings na may police, yung MMBA motorcycle with markings na police. Sa harap, yung box, kung talagang hindi mo sisitahin, hindi mo mapagkamalanan as is, talagang police. Mga aligasyon sa ina ni Bamban Tarlac Mayor Alex Guo, tatalakayin ng mga senador sa executive session. At yung tinignan namin ng travel records, yung tatay niya, si Guo Jiang Zhong, at si Wen Yu traveled 170 times in a span of 6 years. So madalas silang bumabiyahe as a couple. Based on my investigation and asking around, tsaka yung mga dokumento, personal analysis ko, baka ito yung biological mother niya. Nasa 3,000 sundalong Pilipino at Amerikano sasabak sa ikalawang bahagi ng Salaknib Exercise ngayong Hunyo.
keynote address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue, mahalaga para sa ilang Pilipino sa Singapore. Pagkakaroon ng Pilipinas ng multilateral alliances kaugnay ng West Philippine Sea issues, isinusulong ni PBBM. Marami tayong nakampi. So, imbis na boses lamang ng Pilipinas, boses na marami. And that's always important. Pagpapatibay ng ugnayan ng Pilipinas at Singapore, tampok sa pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang high-ranking officials ng city-state. Solid 7 ng Senado muling mag-uusap kung saan sasali ay kay Senator Juan Miguel Zubiri. Ilang miyembro handang makipagtrapaho sa kahit kaninong grupo. After the pagkatapos ng bakasyon, mag-regroup po ang Solid 7 and we'll make a decision on the direction that we'll be heading by then. Metro Manila Development Authority dismayado sa pagtrato sa dalawang tauhan na nag-escort sa isang senador. Paglagay ng stickers sa escort vehicles, di sinasadya para manlinlang ayon sa MMDA. Masasabi po namin na hindi naman namin polisiya or sinasadya na maglagay ng sticker na yan to misrepresent ourselves. Department of Justice nanindigang mabigat ang dahilan kaya ipinalipat ang kaso ni Apollo Kibudoy sa Quezon City. Hindi natin sinasabi na nai-influensya na po yung mga judge sa Davao, pero syempre para lang manigurado, we have to put the case in an area where it is free from any possible influence. No? At pangingisda sa ilang barangay sa bayan ng New Washington na Klan, ipinagbawal dahil sa oil spill. At sa salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 98:2 na nagsasabi, ipinakikilala ng Panginoon ang kanyang pagliligtas. Ang kanyang katwiran ay ipinakikilala niyang lubos sa paningin ng mga bansa. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosalie Coz. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.